Hello mga idol, magandang araw sa inyo. So ngayon po ituturuan ko naman kayo kung paano mag-edit dito sa CapCut Editor mga idol, no. Tuturo ko sa inyo yung mga basic tutorials na pwede nyo pong malaman about sa pag-edit sa Reels video kung paano po ito mas mapapaganda. Lagyan natin ng konting effects or animation yung ating mga Reels video, no. So tuturo ko sa inyo or papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung aking Reels video or longer form video, no. Unang-una dapat po kayo ay merong CapCut app. Ngayon, kung wala po kayong CapCut app, punta lamang po kayo sa Play Store at search nyo po dyan yung CapCut, and then ito po, download nyo lamang po yung app na yan. Then pag na-download nyo na po, open nyo na po. Then mga idol, una po, mag-new project lamang po tayo. Click lang ng new project. Una ko pong nilalagay mga idol is yung aking background. So hanapin natin yung aking background. So nilalagay kong background ay ito. So medyo presentable siya yung aking background, no, pleasing sa mata. Mas maganda yung mga background idol na hindi masyadong matingkad yung kulay, no, para hindi masakit sa mata ng ibang tao. Ngayon, ilagay naman po natin yung ating video. I-click lamang itong overlay sa baba. Ayan, and then add overlay. Then hanapin na natin yung ating video na ilalagay. For example ay ito. Halimbawa lang ito. And then yan. Tapos, para mag-fit siya, i-hold nyo lamang siya, idol, ng dalawang daliri nyo. Tapos, i-fit nyo kung gaano kalaki. Pagkatapos, i-click nyo yung aking inyong video. And then, dito sa baba, hanapin nyo po yung cut out para i-remove background. And click po yung remove background. So, yan. Magre-remove background na po siya. So, habang nagre-remove background po yan, mga idol, pwede na po tayong mag-edit. Kaso, kung mababa po yung memory ng cellphone nyo, kinakailangan nyo po munang antayin matapos yung remove background, kasi pag nag-edit po kayo dyan, maghahang po siya. Okay, so, itong akin, mga idol, pwede ko na siyang subukan na i-edit. So, unang-una ko nilalagay pagka po, after kung matapos yung ano, yung pag-aalis ng background, is naglalagay ako ng text, yung aking thumbnail. So, mga idol, lagay tayo ng thumbnail. Ang kumwari is, ito ay sample video. So, yan. So, yan yung aking text na ilagay. Halimbawa, ito yung aking thumbnail. And then, para malagyan ko siya ng style, click tong style sa baba. Then, click tong style dito sa taas. Mga idol, ito yung ginagamit ko lagi na nakikita nyo. Itong sa canvas, ito. Yan. Canvas, para may background siya na white. No? Then, sa taas, yung format niya, yung T na kulay black. Mas presentable siya sa mata, mga idol. And then, pinapalitan ko po yung font niyan dito sa tabi ng style. Itong serif lagi yung ginagamit ko. Yan, serif. So, yan po lagi yung ginagamit ko. Ngayon, mga idol, kung gusto nyo pong lagyan ng something effect or kulay yung inyong text, mga idol, pwede po dito. Limbawa, dito, yan, sa effects. Ito yung mga art na kulay arts, color ng mga arts, no, na pwede nyo gawin sa inyong video, okay? Mga artistic color. Yan. For example, ito. Yan. O, yan. Pwede nyo palitan kung ano yung gusto nyo ipalit, mga idol. Yan. And then, pag-apindalin natin yan, yan. Meron ng subtitle or thumbnail yung ating video na text. Then, i-drag nyo lang pa hanggang sa dulo ng inyong video, mga idol, para buong video nyo meron. Ngayon, mga idol, kung gusto nyo pong lagyan ng konting arte or animation yung inyong text, mga idol, i-click nyo lamang itong style ulit. And then dito po sa animation, yan, katabi ng effects. Halimbawa, gusto nyo maganda entrance nyan. Okay, hanap tayo ng ano, pop up. Halimbawa, pop up yung entrance. Okay, yun. Halimbawa, ganyan yung gusto nyo entrance sa inyong text. Click nyo lang yan, sample video. Okay, yan po yung intro na tinatawag. And then para malagyan natin ng outro, putulin muna natin dito, mga idol, para mabilis. Layo kasi masyado ng ending yan eh. Para malagyan naman ng outro or exit yung ating text, click nyo ulit yung style, then sa animation, makikita nyo dito sa taas, mga idol, merong in-out loop. Click lamang po yung out para sa outro naman. Mga idol, please take note, yung pong mga nakasulat na pro, hindi nyo po pwedeng gamitin yan kung hindi po kayo magsusubscribe sa CapCut. May bayad po yan, okay? Kaya ang pipiliin lamang natin is yung pong walang mga nakasulat na pro. So ito, halimbawa, pop down, pag exit, okay, play natin. So, yon, yung entrance niya, tumaas siya, and then yung pag-exit niya, mga idol, yon, bumagsak siya. So, yun na yung gamit ng animation sa text. Ngayon, mga idol, marami pa po dyang animation na gusto nyong gamitin yan. Kung ano yung gusto nyong gamitin, pwede nyo pong gamitin, mga idol, nasa inyo yan.
kung ano yung tamang-tama sa panlasa nyo. Ngayon, mga idol, kung gusto nyo namang lagyan ng template yung inyong text, meron po ditong board na bubble sa taas yan. Pwede nyo dyang ilagay yung text. No? Yan, halimbawa, ito, click nyo. Ayun, napunta siya sa ganong template. Pero, minsan lamang po ako gumagamit yan, mga idol, no? I-undo. Para mga idol, mabalik nyo yung na-edit nyo, i-click nyo lamang itong undo, ito, sa taas, yon. Yung word, yung ano, logo na yon, yung logo na undo. Para mabalik, no? Ngayon, mga idol, limbawa, gusto nyo magdagdag ng picture na i-explain nyo doon sa, ano, sa inyong video, click lamang itong, ano, back lamang kayo dito sa baba, and then, dito sa menu, pinaka-menu, click ulit yung overlay, and then add overlay, then yung photo, halimbawa, itong picture na to. So, halimbawa, mga idol, yan po yung aking i-explain, ilalagay ko sa background ko, mga idol. So, mapapansin nyo, nasa unahan siya ng picture ko, para po, ng video ko, para siya pumunta sa likod, mga idol, scroll down, kailangan nakaselect yung video, scroll down nyo dito sa baba, pa right, no, and then, i-click nyo tong layer, then, naka number 2 kasi siya, kaya siya yung nasa unahan. Ngayon, i-number 1 nyo siya para mapunta siya sa likod nung ating video. Okay? So, yan. Ngayon, i-zoom in nyo sa, para mag-fit siya sa video kung anong gusto nyo kalaki. Okay? Kung gano'ng kalaki gusto nyo. So, yan mga idol, meron na tayong video. Pagkatapos, may background na din kung ano yung pwede nyong explain. Pwedeng video yung ilagay nyo dyan, mga idol, no? Pwedeng video. Ganun din po. Ngayon, halimbawa, gusto nyo namang lagyan ng konting effects yung inyong video. Halimbawa, dito sa part na to, medyo bubulagain nyo yung inyong viewers, like isusum nyo ng konti. So, i-crop nyo lang yan, mga idol. I-crop, i-click nyo yung video, and then split. I-click nung split. And then, halimbawa, mag-konti lang, konting effects lang yung zoom na gusto nyo gawin. Then, i-click nyo ulit to. Then, split ulit. And then, yung nahati nyo sa gitna, mga idol, gusto nyo i-zoom in ng konti yan. Tapos, zoom out agad. Ang gawin nyo, mga idol, i-click nyo lang yan and then i-hold po ng dalawang daliri. Yan. O, yan. Then, pag pinili natin yan, ganito na siya. So, yon. Biglang nag-zoom and then nag-zoom out agad, mga idol. Okay? So, ganun po yung effect nun, mga idol. Pero, kung gusto nyo naman is maglagay halimbawa ng transition, something magandang effect. Halimbawa, dito. I-cut natin. Halimbawa, may in-add kayo na another video. Okay? I-cut natin siya dito. Split. Halimbawa, ito. Magkaiba yan, halimbawa, na video na yan. Ngayon, lagyan natin din ng animation. Ito, sa baba. May animation yan. Pagkatapos, ito makakapili na po kayo ng intro ng animation na gusto nyong ilagay. For example, paano ba? Ito. Yan. So, yun. So, halimbawa yan mga idol, i-check natin. Ganun din ha, huwag din po kayong pipili ng may nakasulat na pro kasi may bayad po yun. Okay? Pag pinili natin yan mga idol, so, yun. Ganun na po yung animation yan. And then, lagyan natin siya ng exit. Pwede nyo din po lagyan ng exit animation. Dito sa taas, out. Out din po yung i-click. Okay? Halimbawa ay ito. Ito yung exit. Yan. Play natin. Okay. Kung gusto nyo mga idol, mas mabagal or mas mahaba yung intro or yung outro nyo mga idol, i-click lamang yung animation. Ito. Dito sa baba, meron yan. No? Nakalagay 5 seconds. Pwede nyo i-adjust yan. Depende kasi sa effect na gagamitin nyo. Dito sa effect na to, mas maganda yung mabilis. Tulad yan. Ginawa kong 2 seconds from 5 seconds. Ayan, tinan nyo. O, mas maganda kung ano, kung mabilis yung effect na yon. Okay? So, yun. May outro na din tayo. Nakita nyo. May outro na din. Okay? Yun. Nag-exit na din mga idol. So, sa ganung paraan mga idol, pwede nyo pong lagyan kung ano yung gusto nyong effect na ilagay sa inyong mga video. At the same time mga idol, pwede nyo na din pong pagandahin or timplahin yung inyong video mga idol kung ano yung sa tingin nyo magugustuhan ng inyong mga viewers. Okay? So, itong mga text mga idol, halimbawa, nawala kayo sa control dito, no? Hanapin nyo lamang, halimbawa gusto nyo i-edit yung text, i-click nyo lamang po ulit yung text para lumabas yung text nyo. Okay? And then, para po lumabas ulit yung video nyo, i-back nyo lang, i-click nyo lang yung overlay para po lumabas yung video, ma-edit nyo po ulit yung video. Okay? And then, kung okay na po yan sa inyo mga idol, medyo mahaba na yung ating oras at mahirapan na tayong i-upload to. Para sa another tips, mga idol, follow nyo ako. Magbibigay po ulit ako ng another tutorial para sa video editing. Okay? After nyo matapos yan mga idol, i-export nyo na po. I-click nyo na po yung nasa taas na export at make sure na naka 1080p po yan kasi yan po yung minimum na quality recommendation ni Facebook para sa kanilang Reels video. Okay? Export nyo na yan mga idol. Okay?
At hanggang dito ang ating video mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. I hope may natutunan po kayo dito at follow nyo ako for more tips and tutorials. Thank you!